Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ba mag-set up nitong panoramic bulb camera. Ito po ay isang CCTV. Na-order ko to from Lazada. Ilalagay ko na lang sa description box or dito yung price niya. By the way guys, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo at hit the notification bell button para ma-notify kayo palagi pag may mga bago akong uploads. Umpisahan na natin ang pagsiset-up nito. Ganito pala yung labas ng box. Ang pangalan ng in-order ko ay SK1 Panoramic Camera. Ito yung nasa front box. The product uses with V380 Pro app. Tapos, ito yung gilid niya. Ito yung model. Sa kabilang gilid naman, ganito siya. Ito yung mga function ng panoramic camera. Meron siyang SK1 ulit. Ayan. Binuksan ko na to guys. Pag inopen mo, meron siyang manual na kasama. Ayan. Tapos yung bulb. Ito yung itsura ng bulb niya sa gilid. May user admin, tapos yung password. Ayan. Ganyan yung itsura niya, tapos may logo ulit siya na SK1. Tapos dito sa harapan, andito yung pinaka-camera niya. Ito ay speaker. At saka meron siyang butas na ganyan na nagsasabing speaker to. Ayan. Tapos dito sa kabilang gilid, ito naman yung reset button. And then dito sa gilid, lagayan ng memory card. Next is, open natin siya. May kasama siyang yung pang-reset ng CCTV bulb. Tapos ito yung pag-ikakabit mo na siya. Ayan. Ito yung ilalagay mo pag ikakabit na sa wall. May kasama pala siyang extra socket. Hindi ko na siya nakuha sa box kasi nilagyan na namin siya ng extension. Next naman ay ang idedemo ko sa inyo ay kung paano ito ikabit. Ganyan lang. At make sure na naka-off pag ilalagay sa kisame or kung saan nyo man ilalagay. At kung itetest nyo naman to, iwasan nyo lang na mahawakan to para hindi kayo makuryente. Tapos, isasaksak ko na siya. Meron ako ditong saksakan. Then, hintayin lang nating magsalita. Pagkatapos niyang sabihin yung access point is published, pwede na natin siyang i-reset using nung mahabang pinakita ko sa inyo kanina. Ito. Hanapin lang natin yung reset button. Ito. Tapos bilang lang tayo ng mga 6 seconds. And then, idiin natin siya. Huwag namang sobrang diin, guys. Ayan, na-reset na. Ayan, na-reset na siya. Sa next step naman tayo, guys. Punta tayo sa phone or tablet. And then, punta lang tayo sa settings ng phone natin. Ayan. Tapos, hanapin natin yung MV number. Ito. Ayan. Click lang natin and then connect. Ayan, connected na siya. Next naman is magda-download tayo ng application. So, since nakapag-download na ako nitong application na to, ang dinownload ko is yung V380 Pro. Puntahan natin siya. I-click lang. And then, please tap to add a camera. May nakalagay siyang, please make sure the device has been power on. I-next lang natin yan.
I-click lang natin yung Add Network Device. Tapos may nakalagay ditong Add Device ID. Click lang natin yan. Tapos yung device ID na tinatawag or sa natin ba kukuhanin yan is dito sa bulb na binili natin. Ayan yung 1306-7512. I-click lang natin or ilalagay lang muna natin. Okay na, nailagay ko na. Tapos yung device username is admin. Tapos maglalagay lang ako ng password. Done. Click done pag natapos and then confirm. Completed na siya or i-click natin yung finish. Magkakaroon siya ng ganitong parang play button. I-click nyo lang yan. And then, yung set password, i-click din. Tapos, meron na siyang nakalagay na username na admin. Tapos, maglalagay kayo ng password or new password. Lagay lang tayo, guys. Tapos, confirm. Ayan, babalik tayo dun sa kanina. I-click lang natin yung play button. And there you go. So, eto na siya, guys. Iniano ko lang siya. Yung volume niya, binabaan ko lang kasi nag-feedback. Sa baba, may ganito siyang nakalagay is snapshot, audio, replay, mode, install, and full view. Pag sa snapshot, guys, kung gusto nyo mag-screenshot or ano, click natin. Yan. Ganyan. Tapos sa audio, pwede nyo i-mute. Tapos replay. Pag i-replay nyo yung video. Tapos ito yung mode. Ito kasi is 360. Tapos next, ganyan. Tapos, apatan. Ayan, nakabaligtad ako. And then next mode is itong ganyan. May 360, tapos may tatlo pa siya dito. Ganyan. Next mode is dalawahan. Click natin. Ayan. Next is yung 180. Ganyan. So, bali yung mode na nakalagay dito, guys, is anim. Yan. Kung gusto mo naman siyang i-full view, ayan na siya, guys. Naka-full view na siya. Tapos, itap nyo lang. Tapos, i-click nyo yan para bumalik siya sa dati. Tapos, ibabalik ko siya sa 360. Ayan. Tapos, dito, guys, meron siyang ganyan na speaker. Kung gusto nyong tumawag or kunwari, nasa ibang lugar kayo, nasa office, nasa school, or gusto nyong tumawag dun sa bahay nyo, tapos nakakonect siya sa wifi, ilolong press nyo lang to para makausap nyo yung nasa bahay or kung saan man nakalagay yung CCTV na to. Ano natin, guys? I-try natin. Ilolong press ko lang siya and then i-ano ko lang yung volume para marinig nyo. Hello? Nagfi-feedback lang siya, guys, kasi andito sa akin malapit yung CCTV camera. I-try ulit natin. Ilalagyan ko lang siya ng sounds para marinig niyo ulit ako.
Kaya lang nagkaka-echo siya, guys. Hello, may tao ba diyan? O, di ba guys, ang galing-galing ng camera na to. Next naman tayo guys is yung dito na kung gusto nyo siyang pailawin. I-click nyo lang to. Tapos, i-on nyo. Oops. Ayan, umilaw na siya. Tapos, i-off. Kung gusto nyo naman yung auto guys, i-click nyo lang yung auto. Tapos, tatakpan nyo yung camera para umilaw siya. Kita nyo ba? Ganun na siya kadali guys. So, next naman tayo guys, punta tayo sa settings. Ibaback lang siya. Confirm. Tapos, kiklik nyo lang tong parang flower na to. Ito yung settings. Ang makikita nyo sa settings is yung general, network, video record, alarm, language, IP, and prompt sound. Dito tayo ngayon sa network. Kung makikita nyo, meron na siya nitong MV, number, number, number. Ito yung nandito sa gilid ng CCTV. Ayan yon, yung number na yan. Tapos, ikiklik lang natin yung network. Dito guys, po pwede siyang walang wifi. Lalagyan nyo lang siya ng password and then confirm. Tapos, kung gusto nyo naman siyang may wifi, change to wifi station mode. I-click nyo lang to. Tapos, meron din ditong change to AP hotspot mode. Ayan, pero dito ako sa wifi. Click here to change the wifi. Click ko lang yan. Tapos, yung pangalan ng ng wifi namin. Tapos, yung password, i-click ko lang siya. And then, confirm. Yon, magsasalita siya ng wifi connected. So, ayun na siya guys. Bumalik lang siya sa dati. Ganun lang siyang kadali guys gawin or i-set up. Tapos, lalagay na lang nyo sa location na gusto nyo. Itong CCTV camera na to. So, dito na nagtatapos yung ating tutorial guys. Dito sa SK1 Panoramic Bulb Camera. Sana may natutunan kayo sa video to or natutunan nyo mag-set up ng CCTV na to. Yung na-order ko sa Lazada. Please don't forget to subscribe guys to my channel, Ken Ken Dilara. And click the notification bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!